na habang tumatanda tayo, mas nalalapit tayo sa presensya ng ating Diyos. Pagkat nakikita mo na yung pangangailangan mo sa Kanya, unlike noon, nung bata ka pa na hindi ganun ka-deep yung iyong pananalig, dahil syempre bata ka pa, nakarelay ka pa sa mga magulang mo, pero ngayon na nakarelay ka na sa sarili mo at may mga bagay na hindi ka kaya, naghahanap ka ng makakapitan mo. At maraming beses kang mabibigo kapag sa tao ka kakapit. Pero pagka nahawakan mo ang kamay ng Diyos, nahawakan mo ang kanyang salita, sa kanya katunay na kumapit, hindi ka mabibigo. Ako, sinasabi ko to kasi nangyari sa akin to eh. Maraming beses na akala ko mabibigo na ako sa buhay, akala ko mabibigo na ako sa karir, sa mga kahit na yung pagpupulis ko, akala ko dati hindi ako magiging pulis. Sa mga ka-good vibes, ang ganda ko ng view dito sa buhay. Kaya lagi-lagi kapag ako ay may oras, ako ay nagkaroon ng privilegyong off, eh dito ako nagtatambay. Kung ito, tumatanda na ho tayo, mas gusto na lang ho natin yung tahimik. Yung, yan, mga huni ng ibon, yung hangin ang naririnig ho natin, may paminsan-minsan ho, kwan, sigaw ng kalabaw, baka. Diba? Ganyan po dito sa bukid. Medyo malayo sa kalsada, hindi mo naririnig yung malalaking gulong. Tapos yung hangin, damang-dama mo, fresh. Tsaka pag nandito ka sa taas, kitang-kita mo ang langit. Kitang-kita mo ang mga hugis ng ulap, kulay ng ulap, kulay ng, yan, ng sky. Buwan, nakatingin sa'yo, di ba? Hapon pa lang, pero ito, magtingnan nyo. Ayan. Kita nyo yun. Hapon pa lang, ayan. Nagtititigan na kami ng buwan. Ayan. So, hapon pa lang, nag-standby na siya dyan. Titinginan na lang kami dito sa bukid. Yan po ang view natin dito sa ating unting ginagawang video ito. Naimig pa yapa. Wala kang maririnig na lasing na nagsisigaw, sigaw dyan sa kalsada. Kung ano-anong ingay. May pagkakataon naman na masaya tumira sa mga crowded areas. Halimbawa pag may mga okasyon, party, diba? Mamimiss mo yung maraming tao kang nakikita. Mamimiss mo yun. Pero pagkatapos niyan, gusto mong bumalik dun sa katahimikan. Diba? Habang tumatanda ang tao, ako, habang tumatanda ako, mas lalo akong nalalapit sa ating Panginoon. Diba? Yung iba siguro, natatawa na lang pag ito yung sinishare ko, ito yung sinasabi ko, na habang tumatanda tayo, mas nalalapit tayo sa presensya ng ating Diyos. Pagkat nakikita mo na yung pangangailangan mo sa Kanya, unlike noon, nung bata ka pa na hindi ganun ka-deep yung iyong pananalig, dahil syempre bata ka pa, nakarelay ka pa sa mga magulang mo, pero ngayon na nakarelay ka na sa sarili mo at may mga bagay na hindi ka kaya, naghahanap ka ng makakapitan mo. At maraming beses kang mabibigo kapag sa tao ka kakapit. Pero pagka nahawakan mo ang kamay ng Diyos, nahawakan mo ang kanyang salita, sa kanya katunay na kumapit, hindi ka mabibigo. Ako, sinasabi ko to kasi nangyari sa akin to eh. Maraming beses na akala ko mabibigo na ako sa buhay, akala ko mabibigo na ako sa karir, sa mga kahit na yung pagpupulis ko, akala ko dati hindi ako magiging pulis eh. Pero sa Diyos lang talaga ako kumapit. May mga dito ako, may mga kakilala akong nakapwesto noon nung ako ay nag-a-apply pa, pero wala silang nagawa sa akin. Wala silang yung sinasabi nila lang uso-uso yung backer. Hindi. Minsan dahil sa wala kang pananalig sa Diyos, akala mo may tumulong sa'yo, pero ang Diyos talagang tumulong sa'yo. Sarap ng ganitong buhay, simple. Basta yun lang, yung tulad po ng ating pinopost, kailangan ho maganda yung alignment ng mga priority natin sa buhay. Unang-una dyan, yung pagkakasunod-sunod. Unang-una ang Diyos, di ba? I-practice mo yan, at yan ang iukit mo sa puso mo na laging una ang Diyos. Pangalawa ang pamilya. Siyempre, kasangkapan mo para maging masaya at maging mapayapa at malusog ang iyong pamilya, trabaho. Pag may pamilya ka na, sunod mo ng priority ang trabaho. Susunod na lang dyan ang iyong mga kaibigan,
after ng trabaho, kailangan mo ng mga kausap, mga kasama, katawan na nandiyan ang kaibigan. Sila yung pinakahuling priority mo. Unahin mo lagi ang Diyos, kalooban ng Diyos, pamilya, trabaho mo, then yan, barkada. Pero piliin mo rin ang mga barkada mo. Kailangan yung mga matutuwid din sila para hindi ka magkaroon ng stress o pasanin sa buhay, di ba? Kasi sinasabi ko, ang barkadang masama, magiging pasanin mo lang yan sa buhay. Kung meron kang tropa na masama, kausapin mo siya, pagsabihan mo siya. Pag hindi nagbago, tama na yun. Layuan mo na. Pero kapag nagbago, tanggapin mo yung pagbabago niya at isama mo palagi sa prayers mo. Ganyan lang kasimple ang buhay. Ganyan lang kasimple ang aking panuntunan ngayon. Salamat sa Diyos. Thank you, God. Thank you so much.